Nanggaling na nga mismo kay Steve Nash ang dahilan kung bakit siya tinanggal ng team ng Brooklyn Nets as their head coach. Pero bago yan ay pag-usapan muna nga natin etong si SGA. Dahil mga idol, nag-uumpisa na ngang mag-ingay ang player ngang ito pati na rin ang kanyang team na Thunder. Panalo nga sila ngayon 116-108 laban sa Orlando Magic at sila ay surprisingly nasa playoff contention. 4 wins and 3 losses pang number 8 seed, 4 game winning streak. At itong si SGA mga idol, this year ay nag-a-average nga ng 31.5 points per game, 6.8 assists and 4.8 rebounds per game. Natandaan nyo ba mga idol nung sinabi niya nung off-season na mag-umpisa na nga daw manalo itong OKC Thunder? At ngayon ay alam natin na small sample size pa lang ito. 7 games in pa lang tayo pero very promising na nga ang nakikita natin sa OKC Thunder. So let's see kung ito bang napakagandang performance ni SGA pati na rin ng kanyang team ay magpapatuloy all throughout the season. Next balita naman tayo ay pag-usapan nga natin ang possible next big man ng team ng Golden State Warriors. Dahil sabi nga neto ni Dwight Howard sa isang podcast na gusto niya nga daw mag-join sa team ng Golden State. Sabi niya they need a big. Alam niya daw na nandyan na si Kevon Looney at meron silang young boy na si James Wiseman. Pero siya nga daw si Dwight Howard. Sa kanyang opinion ay mas malaki pa ang kanyang matutulong kesa kay Looney at Wiseman sa team ng Golden State. Dagdag niya pa na ito nga daw si Wiseman ay maraming matututunan sa kanya. He's heading in the direction daw of being a great big man. Kagaya ni Dwight Howard nung early days niya sa Orlando Magic. Dagdag niya pa nga rin na mas magiging open nga daw itong sila Stephen Curry, Klay Thompson, sila Draymond Green kapag itong si Howard ang nagsaset ng screen. Well, hindi natin mapagkakaila na napakaganda nga ng pitch ng proposal ni Howard sa team ng Golden State Warriors patungkol sa kanyang maitutulong. At pag nakita rin natin ang resume na ito ni Howard mga idol ay talaga namang siya ang parang perfect veteran para kay Wiseman. Isang NBA champion, 3-time Defensive Player of the Year, 8-time NBA All-Star at 5-time All-NBA First Team. Hall of Fame player itong si Dwight Howard at kung matuturuan niya nga itong si James Wiseman na pagkabata-batang player ay talaga namang napakalaking tulong ang maaring maibigay ni Dwight kay James. At sa panghuling balita na nga natin ay pag-usapan nga natin ang dahilan, ang rason kung bakit nga pinatalsik ng Brooklyn Nets ang kanilang head coach na si Steve Nash. Well mga idol, lumabas nga rin ang pag-uusap nito ni Nash pati na rin ni Joey Chai. Sabi niya nga na they are not responding to me. Pagpapatungkol nga yan sa mga players ng team ng Brooklyn Nets at specifically for sure na si Kyrie Irving at pati na rin si Kevin Durant. Ibig sabihin, hindi na nakikinig ang dalawang superstar na ito sa kanilang coach. Para bang nawalan na ng respeto silang dalawa dito kay Steve Nash. Well, may mga factors kung bakit nawawala ang respeto ng isang player sa isang coach. Maaring walang pagtitiwala, walang trust itong si Kyrie at si KD sa baguhang head coach na si Steve Nash. At maari at posible rin naman mga idol na hindi nga talaga ganun kagalingan na head coach itong si Steve Nash. First time na nga ito mga idol na magkaroon ng coaching experience tapos dalawang superstar agad ang kanyang kinocoach na may hopes na manalo ng championship. So mga idol, mukhang nga hindi nakapag-deliver, hindi nakapag-perform itong si Steve Nash bilang head coach ng team ng Brooklyn kaya nga pinatalsik siya.